Hello and welcome sa EE Lectures. Bali, for today, ang pag-uusapan natin is yung update sa CPD at iba pa. So, tara na, let's go! Okay, so nagkaroon tayo ng update ngayon sa CPD, no? So, mainit-init pa bago magtapos yung taon. May lumabas na memorandum order galing sa PRC. So, more likely na forward na to sa CPD Council ng EE, kaya nalabas na yung document. So, makikita nyo naman to sa mga EE groups, no? Sa Facebook na umalat na itong document na to. So, kahit papano, bisitahin natin to, no? Kung ano ba meron dito sa update na to, no? So, transition period for the compliance of the CPD or yung continuing professional development requirement. So, di ba kapag magre-renew tayo ng license, hindi lang tayo basta magre-renew ng license, no? Kailangan dapat okay pa yung membership natin dun sa professional org natin. So, para sa EE, bali, IIEE siya, no? Tapos pag sa ibang professional naman, depende dun sa org nila. Pero hindi lang yun. Okay, so di ba kailangan ng certificate of good standing dun sa professional org mo? At the same time, kailangan mag-furnish, no, ng document na nag-i-indicate ng mga seminars or mga ibang activities na mga pinagagawa mo na kung saan nagkakaroon siya ng CPD points. So for now, bali, bago ka makapag-renew ng license, kailangan mo ng 15 CPD units. So once na meron ka ng 15 CPD units, good to go ka na makapag-renew ng license mo. Pero ito, no, nagkaroon ng pagbabago. Okay? So, yung implementation ng CPD Act of 2016 where CPD compliance is a requirement, no, sa pagre-renew ng mga, ano natin, PRC ID or PIC. And non-acceptance of CPD undertaking starting January 1, 2024. So, yung undertaking... Tonight, you will go one-on-one with the Undertaker! So yung undertaking, ang ibig sabihin nun, nung nag-renew ka, wala kang enough points. Tapos, bali, nireconsider yun ng PRC na makapag-renew ka kahit wala ka pang points. Pero provided na once na mag-renew ka sa susunod, mas malaki yung points na requirement mo. So ako na undertaking ako nung year 2022. So, bali, sa 2025, once na mag-renew ako ng license ko, bali, ano na siya, 30 points yung kailangan ko, no? Para makapag-renew kasi 15 plus 15. Okay? So, ayan, bali, wala nang undertaking daw simula ng January 1, 2024. So, January 5 na ngayon, no? So, as per PRC Resolution, ayan, 1577. There is need to provide a transition period for the CPD compliance. So, tignan natin ito, no? So, ngayon, bali, may part na parang lalaki na siya. So, yung required na CPD units per year, so, 15 pa sa 2024. Tapos, sa 2025, magiging 20 na. So, meaning, kapag nag-renew ka sa taon na 2025, kailangan nasa 20 points na. Parang ganun yung lalabas dito. So, sa 2026, 30 na, and then 2027 and onwards, 45. So, sa pagkakatanda ko, no, dati 45 naman talaga yung kailangan mong points bago ka makapag-renew ng license mo. So, isang national convention, tingin ko, tapos agad to. Okay? Tapos, biglang lumiit siya ng papuntang 15. And then, bigla, ayan nga, unti-unti nila ulit ngayon na bumalik ng 45 points. So, depende sa mga inatinan yung seminars, no, sa loob ng 3 years, paano mong bubuoyin yung 45 points na yun. So, once na mabuo mo yung 45 points, makakapag-renew ka ng license mo. So, tandaan, yung mga kailangan mong requirement is yung dating mong ID, yung certificate of good standing dun sa professional org mo, tapos yung documentation ng mga activities mo na merong CPD credit units. So, yun, for 2027 and onwards, 45 na. Kada renew mo, yun yung kailangan mong kailangan na points. Okay, so sa mga nag-file nung renewal nila, 'di ba? Tapos yung appointment nila is January 5, ayun, today, 'di ba? Kung okay pa yung undertaking, okay naman. So yung pag-present mo kasi ng mga seminars mo, no, na may mga CPD points,
hindi kagad sinasalang yun kapag nag-process ka ng renewal mo sa PRC website. Kumbaga, once nakukunin mo na yung ID mo, dun mo na kailangan i-present yung mga documents. So ayun, bali, sabihin natin, wala ka dun sa 15. Once na pumunta ka, di ba, kung okay ba mag-undertaking, yes. Pero yan, yung sa date of payment mo, January 5 ngayon, tapos yung appointment mo is January 10, hindi na pwede yung undertaking. So, ganun yung lalabas. So, yan, bali, yan more on no, yung update. So, tataas na yung mga CPD credit units na kailangan bago ka makapag-renew ng license mo. So, sa mga years to come, so sa 2024, 15 pa din, kasi yun, aangat at aangat siya hanggang sa maging 45 sa year 2027. Okay? So, ayan, bali, mode of presentation ng CPD compliance. Ayan, manual presentation. Or yung screenshot dun sa Continuing Professional Development Accreditation System na pinapakita yung na-earned na CPD units. Or let's say, pwede yung galing dun sa accrediting body mo, no? Yung sa org. So, pakita ko lang, no? Yung itsura nun. So, bali, ito yung sa IIE account ko. So, makikita ninyo, no? Isa sa mga provider ng CPD points sa EEC IIE mismo. So, mas madali dahil nakikita kagad natin yung mga credit units sa mga inatin mong seminar, mapa face-to-face yan or what. So, dito, makikita kagad, ayan, for now, meron na akong 131.50 points. So, 30 points yung kailangan ko, di ba, sa 2025 because of undertaking. Pero, ayan, sobra-sobra na yung puntos ko. So, yun, paano yung mga sobra kong points? Makikarry over ba yun sa susunod na renewal? Yung iba, oo, yung iba, hindi. Kasi yung mga points, itong mga seminars na to, may validity sila for 3 years. So, after 3 years, isa-isa mabubura yung mga points na yan. So, yun, masasabi natin, kung active ka naman dun sa mga programa ng org mo, at lalo na kung may time ka na maka-attend, no, hindi mo magiging problema yung CPD points mo kasi magi-stack up yan. So, ayan, katulad ngayon, 'di ba? Makikita natin, sobra-sobra na yung points ko. So, kahit mag 45 pa yan, 90 sobra-sobra na. So, makapag-renew ako ng license ko. So, ang tanong, 'di ba, si IIE ilang ba yung nagpo-provide ng mga seminars na merong CPD points? So, hindi. So, pwede ka pumunta doon sa ayun nga, yung CPDAS ng PRC. Tapos ayan, pwede mo ilagay no yung sa electrical engineering, tapos provider, tapos search. So ayan, lalabas yung mga available including yung presyo niya, medyo mahal, ayan. Tapos ilang hours, ilang units yung accredited. So maraming mga training agency. So ayan, such as PAMAB, 'di ba? Tapos alam ko na nakita ko si Meralco kanina dito. Ito, Meralco Power Academy. Okay, di ba yan? So yan, medyo mahal na onti, no? So yan, bali, once na mag-register ka dyan, tapos magkaroon ka ng certificate. Sa certificate pa lang, makikita mo na kagad yung CPD points nun. So ngayon, sample lang natin ito sa IIE, no? Let's say itong Metro Manila Regional Conference. So 25 points, di ba? So kung ipiprint ko yan, ito lalabas yung code niya, tapos yung points. Okay? Tapos yung accreditation number nila as accredited professional organization. So, yan, bali, kada certificate mo, nakikita kagad yung points dun. So, dito sa mga CPD provider natin, kapag nagkaroon ng certificate ito, more likely makikita mo yung points dun sa printed certificate. So, pakitaan ko kayo, let's say, yung sa school na PUP, no? Okay, so may ni-register silang program noon no noong 2015. So dito ayun, CPE nga lang yung nakalagay pero considered na 'yun. So ayan, bali sa pag-attend nitong seminar na to, bali after evaluate ni PRC, binigyan nila ng 6 ano CPD units. So once na maka-attend ka dito, ayun, meron ka ng 6 CPD points. So pwede mo kagad siya i-present. So, bali, yung mga seminar na ganito, bali, ina-credit kasi yun eh. Tapos may mga code siya under PRC. So, kakaiba itong mga certificate na to kasi meron silang, ano, meron silang points. Okay, hindi katulad ng mga ibang seminar natin, no? So, ngayon, di ba, yung magiging tanong,
paano kapag yung seminar na inatinan ko, 'di ba? Yung wala naman nakalagay na ganyan. 'Di ba? Walang points. So doon papasok yung tinatawag na self-directed, no, or yung lifelong learning. So puntahan natin siya ng onti kasi medyo iba yung process doon eh. So tignan natin ha yung mga guidelines. Okay, para doon sa mga self-directed or lifelong learning, let's say yung inatinan yung seminar is hindi naman ano naka-accredited kay PRC. Pero pwede pa rin siya i-evaluate ni PRC kung ilang points para magamit mo. Kaya lang may rule doon si PRC, no, na kung ilan lang yung pwede i-consider doon sa SDL or doon sa lifelong learning. So doon sa self-directed and or lifelong learning is 500 pesos per application. So nagkaroon ng maraming tanong dito sa YouTube, no, kung per seminar ba yung 500 or yung isang apply mo is 500. Sa pagkaka-understand ko, no, yung sa isang papel, let's say maglagay ka ng ilang seminars doon, counted na yun as isang application lang, so 500 pesos. So check natin, no, kung paano ba nagro-roll tong self-directed na to, no, or yung lifelong learning. Okay, so ayan ha, 500 pesos. So ibig sabihin, let's say umattend ka ng COSH or BUSH, tapos wala naman nakalagay na CPD, pero alam natin, di ba, mataas yung number of hours para sa BUSH at sa COSH. Pwede mo naman siya i-undergo dito sa self-direct at i-evaluate ni PRC. Tapos, depende doon sa points na ibibigay. Okay, so magbabayad ka na 500 para i-evaluate nila. So, makikita naman ito doon sa, ano, sa PRC website. So, ibigay ko na lang yung link netong document na to sa video description down below, no, para mabasa nyo rin. Or let's say, ayun, tandaan nyo na lang tong site na to. Ayun, pwede nyo siya puntahan just in case na magsi-self-direct kayo. Pero may ano siya, may limitation siya. Okay? So ngayon, punta tayo doon sa self-direct. Ayan, di ba? Sa under self-direct or doon sa lifelong learning track, what do you mean? Yun, yung prescribed fee is 500 per application. So, a professional shall collate all activities na pinuntahan niya, no, or attended to from non-CPD provider. So, yun nga, di ba, meron kang mga seminars na inatinan pero hindi naman accredited sa PRC. Pero pwede mo ipunin yun. Ayan, prior to the renewal of his or her professional ID, okay? And apply one time to concerned CPD council. Tapos, ayan na, yung i-convert na yung such activities to CPD credit units, and the professionals will be entitled, ayan, sa Certificate of Credit Units Earned. Okay, so ito, tandaan ninyo, no? So yung turnaround time once na maglagay ka ng application. So kaya kung magre-renew ka tapos self-directed ka o lifelong learning, medyo matagal-tagal bago mo bumalik yung document sa inyo, sa'yo, kung ilan yung credited points dun or ilan yung points ng mga pinag-aatinan mo. So, dito, lalabas, 19 days, 3 hours, and 35 minutes. So, yan yung, ano, yung processing period. Tapos, doon mo malalaman kung ilan points yung converted dun sa mga activities mo na nanggaling dun sa non-CPD provider ng mga activities. Tapos, tawid-tawid lang tayo dito, no? So kasi yung mga masteral degree, ano, pwede rin siya i-consider, no, na bigyan ng CPD units. Okay? So ayan, punta tayo dito sa non-formal learning, no? So marami kasing iba't ibang uri yan eh. Okay, so SDL, so yung self-directed. So include CPD activities such as professional activity and volunteer engagement. So hindi lang naman basta mga seminar yan, no? Let's say may mga program tapos nag-volunteer ka dun. Kailangan nga lang documented siya. Ito nga lang, no, only 30% of the required CPD credit units per compliance can be earned under SDL activities. So example, for the required 15 CPD credit units, only 5 can be earned under SDL. So sa pagkakaintindi ko nito, based sa sinabi ha, kung mag-SDL ka, di ba, let's say kailangan mo ng 15 points para ma-renew yung license mo. Pero kung puro SDL yung activities mo, 5 credit units lang yung i-co-consider nila dun. So malamang yung dun sa 10, maghahanap ka talaga ng CPD provider. Kasi nga, 30% lang yung
ano nila, yung kailangan ma-earn. Tapos yung mga sobra, hindi siya makikerry over doon sa next compliant period. So let's say, nag-SDL ako, umabot yung SDL ko ng 20, pero 5 lang yung makikredit doon. So lalabas, may sobra ako 15. Pero yung 15 na yun, hindi siya makikerry over doon sa 2025 hanggang 2028. So kumbaga, once na magsimula yung 2025, babalik siya ulit ng zero. So doon ulit magka-count hanggang sa 2028. So under professional activities, ayan, mga conference, seminar, workshop, colloquium, in-service training, mga webinar, tutorial, study tour, plant visit, o diba? Under SDL, ang daming ano, nakalagay sa loob. So mga poster presentation, program module development, publication, invention, consultancy, recognition, award or title. So madami to. So pakiibasa na lang. Yun nga lang, under SDL may limitation siya. So let's say, 'di ba, yung cost in SDL mo siya. So malaki yung points nun, kaya lang, 'di ba? Yung 5 lang yung makikredit. So mag-iiba yan once na lumaki yung mga points na requirement, katulad sa nakita nating picture kanina, 'di ba? Let's say kapag 45 na, bali 15. So lalabas yung other 30, kailangan mo hanapin dun sa mga talaga CPD provider na accredited by PRC. So nakikita naman sila dito sa cpd-prc.gov.ph. So ayan yung mga kailangan natin, no, for SDL. Tapos ngayon, check natin yung document ng PRC sa guidelines sa pag-process nitong SDL. So eto siya, no. Okay. So yung mga activities sa mga academic track or self-direct track, ayan, di ba? So eto siya. So applicants are required to submit July accomplished notarized application form crediting self-directed or lifelong learning. So makikita natin mamaya sa Annex A. Tapos ayan, bali yung mga applicants ng mga may master's or doctoral degrees, ayun, kasama din siya. Tapos ayan, for other self-directed activities, assign processor shall check the application as completeness of the required documents. Kasi nga, di ba, i-evaluate pa yung mga activities natin. So ngayon, i-ano ko na lang to, no? Fast forward natin. So ayan, let's say CPD Council for Electrical Engineering. Tapos ayan, ilalagay mo yung mga data about you. So name, profession, date issued, yung license, etc. Position, ayan. So self-directed and or lifelong learning. So ano ba yung sineself-direct mo? So ayan, i-check mo lang kung ano yung ipapa-evaluate mo. So ayan, declaration, tas attestation, tas ayan, ipapa-notarize mo. So may gastos ka na sa notarize, tapos yung 500 pesos pa, no? Yung nakita nyo kanina. So ayan, action taken dun sa CPD Council. Tapos ito na. Okay, procedure. So yung mga procedure kung paano ka mo ipaprocess yung document sa self-directed. So ayan, 500 pesos. Tapos ayan, checklist requirement. Depende dun sa kailangan. Ayun, tapos ito na siya. Okay. Diba? CPD unit, PRC office, no? Processor initial evaluation form. So, dito mo ilalagay lahat na activities mo, no? Tapos sila na lang yung maglalagay ng ano, credit units, tapos remarks. Tapos yan, the result of the final evaluation of the CPD Council shall be emailed to your given email. Ayun, so afternoon, pwede mo na i-process yung document, tapos i-print siya, tapos ayun, once na mag-renew ka, i-attach mo siya. Tapos ayun, titignan ko ano ba yung required points mo. Tapos ayun, kapag sobra-sobra ka or sakto, ayun, ma-renew mo na yung license mo. So, ayan yung ano natin, ha, yung mga usapang CPD natin. So, bali, for now, di ba, lumalabas, ayan, medyo aangat na yung mga points. Okay? Pero at the same time, ayun, kita naman, no, na marami tayong mga CPD provider na pwede natin makita sa cp-prc.gov.ph. So, masasabi ko, mas mura, no, yung mga trainings na pinoprovide IIEE compare sa mga dito. Pero etong mga to, mga solid naman din talaga yung matututunan mo dito, no? So ito 40 hours, so 35 units. So cost, ito yung cost niya, ayun, bali
accredited siya ba yan, no, by PRC. So, marami. Yun nga lang, ayun, yung mga presyo. So, the more na maganda yung quality, malupit yung quality nung seminar na ina-attendan mo is mas mahal siya, no? So, ayun, bali, dito nagtatapos yung saglit na vlog natin, no, about sa CPD. So, ayun, so, tandaan, bali, yung mga documents regarding CPD points, dadalhin mo na lang once nakukunin mo na yung PRC ID mo or yung renewed PRC ID mo. Ayun nga lang, kapag kulang ka ng points, ayun nga, ipapapirmahan ka ng undertaking. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari ngayon, no, once na hindi na pwede undertaking. So, kung ano yung mangyayari kung wala kang ma-present na documents. So, yun lang. Bali, see you sa mga susunod na episode dito sa EE Lectures and Quentiologies. So, malapit na rin natin simulan yung podcast natin or video podcast dun sa Quentiologies. So, ayun. Bali, sa uulitin mga guys. See you soon.